and we went through the shit on our own. Three, two, one, and we're live. Welcome to the second episode of the podcast. Welcome to the second episode of the podcast, motherfuckers. Mukhang mura ka agad eh, bungad mo agad eh. Pards, second episode to. Second episode na ng ating podcast. Ating palatuntunan. Palatuntunan. The very friendly show. The not so very friendly show. The Dark Room Podcast. So, yeah. So, second episode na natin. Yep, second episode. Ginagawa pa rin natin. Hindi tayo nalalaan ng first episode. Yan. Medyo kakapal ng mukha natin. Kapalan na rin natin yung mga mukha natin. Kasi nga, maganda naman yung feedback kahit pa paano. So, nga pala, second episode ng podcast natin, guys. Kinakalabit ako. Huwag mo kalabitin, tol. So, yung second episode natin ay meron tayo. Alam mo, madali akong makiliti eh. Teka muna, introduce ka namin. Introduce ka namin, parang hindi masyado lalata. Yun na mo naman eh. So, yun na nga, sa second episode natin, meron tayong episode guest. Walang iba akong DC. Ang napaka-macho at napaka-simpatikong Mr. Melvin Palomina. Melvin Jan. Hello po, guys. Hello, ako, matawakot ka naman. Parang ano dyan. Magpapawisan ako sa'yo. Sorry, guys. Kinilit ko kayo. So, introduce yourself, pare. Hello, good morning, guys. Good morning. Anong oras na? Alas 6 na ng gabi. Sorry. Well, good evening. Ako pala si Raymar Palomina from OSPA, OSPA FMC Radiology Department. Proud sa pinagtatrabahuan. First work ko to. Siyempre dapat. Well, co-office mate pala nila Sir Mark and Sir Ken. Yes. And thank you pala for inviting me in your second episode sa inyong podcast. Well, thank you, may bayad din. May bayad to. Gagi. Guesting sa amin may bayad. Akala ko ako yung babayaran kasi ano, artista. De, joke lang. So yun nga, since may guest na kami dito, so siguro sa susunod na mga podcast namin baka may mga guest pa rin kami. Tingnan niyo. If let us know in the comments down below if you want to guest. Nasa area lang kayo saktong, ng ano. Saktong chill usapan lang. Yeah. So ano. So, yun na nga, na-introduce na ni Raymar yung ano. Yep. Shall we, pare, kanina pa talaga ako nag-ano sa mga juice natin. Pwede bang buksan kanina na natin? Kanina patapos buksan na, eh. Tuhugin na natin to, Brad. Sige nga. Kanina pa. Ano na. Baka parehas nung last episode natin na hindi. Again, hindi po ito sponsored. Again. Yes, kahit sino man. Thanks for Minute Maid. Papasalamat ako pa rin kahit hindi kami sponsored. Thanks for Minute Maid. Thank you pala sa Zesto, Orange Flavor. Kasi pag nagpo-podcast kayo or kahit naman hindi, nakikipag-usap kayo ng sobrang tagal. Talagang nakakasakit sa lalamunan. Nakakatuyo ng lalamunan. Yan, so, lingid po sa kalaman ng karamihan. Kami po ay mga radtech. Mga radtech po kami. And, may tripod na dito. So, and ayun. Sabay na rin namin kasi recently naglabas ng resulta yata ng mga passers. Pinaka-recent na licensure exam. Licensure exam. Radtech. So we would like to congratulate everyone who passed the exam. Congratulations, guys. Good job, guys. Good job, guys. Welcome to the real world. Mga colleagues na pala kayo. Yep. baka may gusto ko yung i-congratulate personally yung mga tropa niyo. Oh, ito. Ako yung mga intern lang namin dati. Yung mga intern namin dyan sa ikaw, baka may ano. May alin. May specific ka na. May ano ka ba doon? May special someone ka ba doon sa mga nakapasok? Wala naman. Recent. Wala naman. Wala ka ba? Ako baka nakikinig yun. Baka ma-disappoint yun. Baka dininay mo, tol. Ha? Meron ba? Wala kang Safe. Ako sa mga ano na lang, sa batch 2000, ano ba? 2019 ng mga BSRT ng Holy Infant College. Yung mga pumasa at saka hindi pumasa. Ah, yeah. Ano lang, wag lang kayong... Don't lose hope. Kaya yan. Kaya next year. Sabi ko pa nga sa ibang mga ano, nag-take, why? Ano ba yun? Ayusin mo. YCD, Beyond that wall is immortality. Take it's yours.
Have you seen that movie? Okay. Hindi ko pa napanood. Pag naririnig ano ba yung wall, parang Attack on Titan yun eh. And then, ano yun? Sa Troy yun? Si sa Troy? Sa Troy movie yun. Okay. Anyways, let's talk about your... Kumustahin natin yung mga sarili natin, Tol. What have you been doing this past week, pare? Past week, ako, nabisi lang ako sa trabaho. Busy sa work. Busy-busyhan na lang yan. Same tayo, brad eh. Ikaw, kumpadre. Ganun din eh. Usual na pinagagagawa sa opisina. Kasi lagi tayong may trabaho this past few weeks. Wala naman tayong ano, wala tayong understaff masyado. Understaff kasi kami masyado. Sa mga pumasa pala, baka gusto niyo mag-apply. Gusto niyo i-promote yung ano natin. Hiring yung department. Hiring urgently hiring ang OSPA ngayon. So guys, we need you. We need you guys. Dapat may poster ka na ano yun. Yung parang Uncle Sam din. Ikaw yung nandun. Ganun. Oh, OSPA needs you. Parang ganun. I want you. Sino ba yan? Kasi naka pa may pinaparinggan eh. Sino wala naman. Okay, so, pare. Since guest dito si paring Raymar, kailangan natin pag-usapin about... We are gonna talk about himself. About him. Okay. Ano ba? Ano ba? Hot seat tayo ngayon. Dito hot seat tayo ngayon. So, pinagkakabalan ko. Ano ba mga ano mo? Ang tawag dito? Mga hobbies mo? This... Narate ka na nung mga ginagawa mo? Well, actually... Itong yun, artista? Baka actually yung puta. Marami akong hobbies. As a matter of fact. Fuck ganun. As a matter of fuck. Okay, Brad. Sorry. Okay lang yan. Napaka-wholesome ng show namin, Brad. Tapos magmumura-mura ka dito. Alam mo ba dun sa ano, sa anong tawag dito, dun sa... kategory ng ano namin, nakalagay doon explicit. Bakit explicit? Kasi hindi wholesome yung show. Kaya, doesn't matter yung anong pag pinagsasabi niyo. Huwag lang yung ano. Eh, kumpadre, we forgot pala. Okay. Buti nilang na ano natin. We would like to thank, guys, sa lahat ng nag-share sa page namin, sa lahat na nag-comment din, and subscribed sa channel namin, and then liked, and basta everything na ano. Yeah. Before anything else, we would like... Actually, nasabi na nga natin. Sorry. Buti na nasingit namin. Salamat po sa lahat ng nag... Yun. We would like to name them sana. Some, a few of them. Ay, parin na ano yung cellphone mo. Sorry. Okay. Sana, sa pinakaunang nag-follow sa amin sa Anchor, Cripsilog. Ano, shoutout dun sa Cripsilog, pare. May ano sila, may please ano, listen to their podcast. May podcast sila about... ano ba, mysteries and stuff. Sa parang ganyan. May podcast na. Sila yung pinakaunang nag-ano talaga sa amin sa Anchor. Magulat kami yung nag-follow. Yung Anchor na, yung podcast namin, may audio version siya. So doon namin, yung audio version ng podcast. Doon ako unang narinig sa Anchor. So yun na nga, sila yung pinakaunang may ataw dito, nag-follow or nag-ano sa amin. Parang nag-favorite din. Favorite din. So parang hala, may nakinig sa amin. Amazing. Wonderful. Nice. Tsaka may mga ano pa rin, ibang platform na makikinig yung ano, yung podcast namin. Sa Spotify. We are on Spotify, guys. Sa Google Podcast. Ang dami. Parang anim na ata, pero basta. Sa susunod, baka may live guesting na kayo. Ay, di natin alam. Baka meron. KMJ? So yun nga. So, may shout-out. Let's go to the ano, to the people na we would like to thank. Si shout-out kay, personally, ano, nirecommend ni parang Raymar dito. Shout-out daw kay Clarissa. Clarissa. Sino Clarissa ba? Yung pinido, full name naman. Clarissa Hernandez, bagong kapapasalang ko na... Congratulations to you. Congratulations, ma'am. And shout out to Mr. Mark and Ernest Macanaya, paring Victor Villardo, paring Pat Angelo Tabao Bukatkat, ang napakamanginginom na si Pat Angelo Tabao Bukatkat. At si Ma'am Joannes Guevara. Yung mga nag-share at yun sa ano sa Mr. Peter Sosaya. Si Sir ano pa pinigid ni Sir Andrew T. Sir Andrew T, hello po dyan. Si Tim na nag-ano din sa nag-comment. Sa YouTube. Sa YouTube. And then si Paradox. Sikol yata yun. I forgot. Basta friend ko siya sa Facebook. Salamat po sa feedback. Yes. We really appreciate lahat yun, guys. It means a lot to us. And yun. Thank you very much. As of this moment, parang nasa 300 at views. 300 views na ka pa. Pero yet, saka dun sa ano, sa mga nag-subscribe, nasa 30 something, 39, almost 40 . And thank you sa inyo, guys, kahit sobrang kulit namin. kahit sobrang nonsense ng ginagawa namin, salamat po sa lahat ng
nag-follow, nag-share, saka yung nag-subscribe. Mga subscribe. Tao dito na nag-enjoy sa lahat. So, kayo yung mga parang motivation namin kahit hindi nalaman. Nang dahil sa inyo. Kung hindi ninyo kami pinanood, hindi namin ito gagawin ulit. dahil sa inyo, ginagawa nila ito. So, yun. Alright, let's get down to business, compadre, mga okay. Kompanyero. Ay, hindi ko pa pala na-mention, no? Yung mga hobbies ko. Sorry, hobbies ko. Pag-usapan muna natin about, ano, yung first part ng ano natin, ng podcast. Ng episode ito, siguro. Sa'yo muna, kasi kaya ko yung guest namin. Okay, well, ako, ang dami kong hobbies. I like sketching. Oh, ang galing niyo mag-sketch pa. Ako pa, nakita mo na ba? Sketching. Yung drawing. Yung sketch. Okay. Sketch ganun. Sketching. Mga sketches things. Mga maroon. Yun talaga yung first topic ko kasi since 1 year old, sinabihan ako ng mama ko na ano, nag-drawing daw ako ng ano. Saan taong ka palong, Tol? No, 1 year old and 4 months to be exact, sabi ng mama ko. Tapos, may napulot ka, may naano ka, may nahanap kang ball pen or lapis dyan? Ewan ko nung, kasi sinabihin lang ako ni mama doon, yung drawing ko, alam niyo yung, ano, yung manok na nagsasabong? Mm. Yun daw yung first kong, ano, drawing. Parang nagkamali yata yung mama mo. Siguro sa, cockfight pala yun? Oh, cockfight cockfight yung pinakunang drawing. Teka. Anong cockfight yung iniisip? Anong cockfight ba yan? Parang cockfight agad? Oo. Sa murang edad ko, cockfight ako yung na-sketch ko. Sketch mo? Ay, hindi pala sketch. Doodle pa lang yan. yung mabalahibo. Ay, cockfight pala agad. Yung mabalahibo. Yung mabalahibo, hindi yung hairless. Okay. Grabe kayo talang. Tapos, ano nangyari? Hindi yung maugat pa naman yung ano. yung mga rooster na yun. Oh, atay tayo dyan. Maano tayo na ito, bro. Kaya napagkakama lang kang ano eh. Hindi oh. Ah, sige. So, yun na. So, bata ka ba? Nag-start ako mag-drawing. Okay. 1 year old and 4 months to be exact. And then up until now, nag-drawing pa naman ako. Very good. Yeah. Nakikita ko minsan. Pinamay day mo. Maganda siya. May day. Sino yung superheroes? Sino yung maganda? Ako, yung ano, maganda maganda yung drawing. Akala ko. Okay. Yung mga drawing niya maganda. Ayos din natin. Para, baka mag-confuse yung mga nakikinig sa atin tsaka nanonood. Baka mag-slow-mo tayo mamaya. Maglapit ang ating mga labi. Tumigil lang. Tigil natin yung baka isipin ng mga listeners natin. Tala. Okay, going back. Bata ka nun. And then, makita ni nanay mo may talent ka sa pag-drawing. And then, aside hanggang from drawing, ha? Hanggang ngayon, di ba, nag-sketch ka pa rin? Hanggang ngayon pa rin. Very good. Pada, ano mo lang? Ako pare, yung parang stick figures ng ata kayo drawing. Sabi mga Dragon Ball na tainang yan, yung mga ano yung itsura, mga Goku. Pero, ang pinakamaganda kong drawing pare, yung mga stick figures. Damien. Ginagawa ko dati, text. Dino-drawing mo yun? Inaano ko. Naalala ko pare. Yung text nasa, nung ano, nung nasa college kami. Nagdo-drawing siya ng ano si sino yung alam mo yung drawing mo na si ano si Yamamoto Genre Yosai drawing niya sa ano sino para drawing siya ano nagdo-drawing ka din oh nagdo-drawing siya pare ano lang ba't di mo sinabi sinasabi nga ngayon sinasabi nga okay ngayon pala oh so yun na tapos ikaw sige continue pare aside from drawing, I love listening to music and alam ko mag drums Nice. Musical oriented. Alam ko mag- mahilig ka sa mga tambol. Mahilig ka palang pumalo. Mahilig ako magpok-pok. Ikaw ba gusto mo rin pinapalo ka? Hindi. Mapalo ka kaya. Gusto ko ako yung pumapalo. Saan mo gusto mapalo? Nako, ito talaga. Mahilig ka palang mamalo ito. So, yun. And then, aside from ano from drums, marunin din ako mag-beatbox. sample nga. Sample lang dyan para sa listeners natin, kapatid. Parinig naman ng sample. Ilalapit ko lang to ha, para. Pero baka mamaya, puno na to ng laway. Alright. One. Essential naman ng ano, ng hawak ng microphone ko, pare. Uy, kinilig ako dun pagkahawak niya. Tumas ba yung balahibo niyo? Parang may nakaliti ako somewhere sa katawang ko. Asan ba yan? Nasa taas ba? Sige na. Okay. Sample mo. 1, 2, 3, go. Yun lang. And then, aside from drawing,
Grabing talented ng mahilig daw ako sumayaw. Oh, sumasayaw to kasi nung sumasayaw din. Sumasayaw din. Sumasayaw na. Eh di sayo na lahat, pre. Para sayo na lahat. Para ka pa lang si Daniel Padilla. Nasayo na ang lahat. Hindi naman. Hindi naman. Wala naman sa akin lahat. Si DJ ka ba? DJ ko ba yan? Hindi. Wala naman akong yung hanap niyo. Ano? Nag-loading ako doon. Ako din, Sabi mo. Never mind. Guys, kung alam niyo yung pinagsasabi na ito, let us know in the comments down below. So yun. I guess niyo. So, then, aside from dancing, drawing, drums, dancing, puro D, D. And then di baka saan ka mapunta sa mga di mo na yan? Mga di anong di? Anong mga di ba yung magusto ko? Yung malambot? Ayaw mo yung mga matigas. Bakit? Meron naman ako na. Hindi ba tama din kung asang pumapunta pinag-usapan natin? Pinagpapawisan ako doon kahit aircon yung kwarto. Kahit aircon dito parang pinagpapawisan ako. Hot seat na hot seat nung si pare ngayon. And then beatbox ako. May B na, may na ano na, may na. At least meron na. May nahalo na sa D. And then, recently, last 2017, napunta ako sa fitness. I've been inclined to, workout. O kasi dati pare, sa mga nakakakilala ko kay Raymar, sobrang payat niya, pare. As in, payat na payat. Mas payat pa sa'yo. Yeah, promise. Mas payat pa ako na sa'yo. Okay. Tapos, hindi payat pala ako. Hindi, mas payat sa'yo. Anong timbang mo ngayon? 61? Ganun? 61 ka? 61, 62, basta ganun. Well, 61, dating weight ko yan. I'm like 75 na ngayon. Talaga, tol? Oo. Pero nung una, 55 pa lang. 50, 50 lang. Yung pinaka, 50? 50. Nung college ka nun? College na ako nun. 50 ako mag-start ng bodybuilding. Bodybuilding talaga. Hindi, mag-workout. Kasi parang na ko, sa sarili ko. Tanga na, ang payat-payat. So, I need a change. So, nag-workout ako. Mga 1 year. Na workout. Kasi ngayon, nahinto na ako mag-workout. Like 2 months na kasi nabibusy sa work. Ganun na sabi namin. From work, working out to working. Worn out na napaka-workaholic. Napaka-workaholic mo pala. After mag-work, magbo-workout. Then pag after hindi nag-work. Wala na. Wala. Kapatid, siguro very knowledgeable ka naman sa mga bagay na yan. Sa working out. Kasi nga, like 1 year na ako ng gano'n. Baka kasi nga, papisili nga kung talagang nga. Wala na baka, kasi na-off season. Baka kwento-kwento lang ito. Papisili nga. Ay! Tigas nga pa. Tigasan mo. Tigasan mo naman. Tumitikita nyo yun. Wala na. I-flex mo naman para sa viewers natin. Wala na. Maliit na to compared nung una. Baka gusto nyo tumingin ng dati kong pictures, pwede na. Follow him on IG nasa IG lang. instant ka rin eh. Ayos ka rin eh. Ikaw makapromote ka ng mo ah. Kahit nga sarili namin, hindi namin pre promote. Nasa link sa description box. I-check nyo lang sa description box. Slide on his DMs. Wink, wink. Wink. Ay, kapatid, explain mo naman sa amin yung... Ikaw pari, nakapag-try ka bang mag-workout? I mean yung nag-gym. Pare, alam mo ba yung... Nakapag-try ako eh. Nag-try ako once, siguro isang linggo, thrice sa isang linggo. Kasi parang may hinahabol akong katawan nun eh. Hinahabol ko kasi yung katawan yan. Ramsey. Hindi, pare, mala Bradfit. Bradfit. Bradfit, pare, from... Fit naman si Bradfit. From, Fight Club. Napanan niyo yung Fight Club. Basta maganda yung katawan yun. Parang sabi ko sa sarili ko, gusto ko maging ganyang katawan ko. Eh, di nag-try ako sa isang linggo, nakatatlo siguro. Ayun, nagkalagnat ako. Hindi ko na inulit. Hindi ko na inulit. So, tatlong beses ka lang Kung meron man po akong natutunan. Hindi, kung meron man po akong parang enthusiastic ako, parang ganado akong magbuhat ng kung anong bagay na yan. Yun po ay, case ng Red Horse. Yun. Gusto ko pong buhatin yun. Case 2 ng Red Horse yun. Shoutout sa Red Horse, sponsor nyo naman po. Hindi kaya baso ng isang basong may Red Horse. Ba't parang mga sensual yung mga hawak ko? Bakit? Ini-imagine ko lang may hinahawakan akong baso. Sige. Ganun. Lapin mo sa bibig mo.
Ito ang kapatid. Kasi nag- so, ikaw ang kapatid. Ako nag-try ako. Nag-try ka ba? Parang nag-try ka? Isang buwan. Talaga, tul? Ano, siguro yung pinaka, pinakamalaking na weight loss na nag-ano ko, parang mga 9 kilos ka na. 9 kilos. Kasi tumatakbo ako doon at the same time nag-gym. Was it very intense ba? Hindi naman. Kasi parang, parang intro pa lang sa ano sa sa ano workout. Workout. Asan ka ba noon, Brad? Dito. Saan ka nag-workout? Dito sa Armac ba yun? Dito sa Armac. Ah, okay. Sa ano, sa fit stop. Wow. Baka gusto niya ng ano, shout out. So yun na nga, yung kasama ko dati, katrabaho si Remson na nasa ano na, sa Remson Cabidog. Si Remson Cabidog. So yun na nga, si Team Nowhere. Siya yung ano, kasi ang hiling niya mag ano, mag-workout, tsaka medyo, medyo malaki din katawan. Malaki din katawan yun. So siya yung nag ano, nag-encourage sa akin, "Uy, sir, ano tayo mag, kasi may parang may promo ato sila, ano, 3 months. Pag dalawa? Ay, hindi, nakalimutan ko. Para basta may promo sila that okay. time. Tapos trinay ko. Mm. Yung pina, parang isang buwan then afternoon mag ano na, parang November ata, yun, nag-try ako ng ano, ng workout. Tapos then nag ano, nag holiday kasi nag Christmas. Tapos doon na, hindi na ako bumalik. Hindi na nakabalik kasi nasarapan. Nasarapan. Nasarapan sa lechon. Pero ano, tumatakbo kami noon pati sila Sir Paul, sila chip, yung chip namin sa ano, sa department. Mm. Tumatakbo kami pero hindi sila nagaan, hindi sila nag-workout. Kami lang ni Remson. Ano lang, parang total body workout. Body workout. Mm. Hindi talaga yung parang may program. Alam ko may program yun. Oh, may mga program. There are alam different lots of programs sa Would you care to ano, elaborate it please? Sa yung, ano lang, sa may mga walang yung, alam din sa mga yung pinaka hindi ko makalimutan dun nung ano, nung first day ko. Kasi parang naano ata na tawag dito na nagulat yung katawan ko sana eh. Oh, ganun yun. Sa workout. Pumunta ako ng CR, muntik na ako may matay. Ah, talaga? Buti hindi ka nasuka. Muntik na talaga pa, as in talaga. Nagulat yung katawan mo nun. Kinabukasan na ba nun? Or nung after workout mo? Hindi, nung ongoing pa ongoing talaga. Ongoing yun. On session na yun. Tapos parang ang sama na ng pakiramdam ko. Hindi ko nakatataka. Tapos munta ako ng CR. Tapos yun, susuka na ata. Tinapos mo ba? Yung session na yun. Oh, natapos ko naman. Ilang oras? Hindi ko lang, parang isang oras lang ata. Isang oras lang yung workout. One hour. Pero parang thrice a week, ganun. Pero nakakapagod pa, as in. Nakakapagod talaga. As in, nakakapagod. Tapos after nun, hindi na ako nag-try. Ubus na? Nasa. Inubos mo na agad? Inubos na sa ano pa lang tayo, 22. Sip lang, gagi. Naubos mo na. Labas ka doon, bili ka lang ano. Charot lang. Inubos na agad. So, ubus na. Ganun talaga ako. Ang hilig mong sumipsi. Nako, ayun na naman tayo. So ano ikaw? Sucky ka talaga, sucky. Well, ano. You're a sucker. Mother sucker? Suckista. Oh. Alam ko yung favorite sport mo eh. Ano? Sucker. Huwag kayong maniniwala sa dalawang to. So yung ano, yung ang tawag dito, yung ano, yung verb ng suck. Sa akin, oh. Ongoing yun, di ba? ING. Anyways, hindi tayo, ba't tayo nag-i-English naman? So yun, ano, ano mo sa mga listeners and viewers natin? Pare, quick question lang. Pag ano ba? Pag mga macho ba talagang malapitid ng mga chicks yan? Hindi ko alam. Baka mga boys. What? Boys. Hindi, pag chicks yung nag-workout, ikaw, ang defensive mo. Oh, defensive? Let's not go into that, compadre. Maano tayo. Let's not go into that. Hindi po ako ganun. Ngayon, wala ka ng drinks, tangina mo. Naubos mo na, ang tagal pa ng nakaka-tling. Wala na, 23. Wala na. Hindi, oo talaga. Sabi nga nila, Brad, time flies when you're having... Having fun. Having fun. Having suck. Let's having go. Fun with yourself. Ay, ano ba? Sabagay, so, I have only... Ganun katagal ba naglalast yung... Hindi. Ang tatagal niya siguro. Hindi, kasi... Ang sabi mo nun kanina? You're having fun when you're... Ano? Playing with yourself. Playing with yourself. Kasi... I only have myself na lang eh. Oh! Alam ko! Kaya! Alam ko! Anyways, let's cut that. Anyways. Okay. Walang cut dito. Ay, walang cut. Okay, so ano, ikaw, ano ba yung mga natutunan mo or pwede mong maituro sa mga ano natin? Well, in regards with physical fitness. Kasi itong si parang ano, walang bisyo to. Napaka-good boy na ito, tol. Chicks lang. Anyways, ano. Bago kasi magsimula nun, nag-ano talaga muna, nag
nag-study talaga ako ng anatomy, lalong-lalo na yung muscular system, paano yung composition ng muscle. Talaga? Then, talaga? Oh, yung motion. Kasi actually gusto ko kasi mag-workout na hindi lang ano, parang ano lang, buhat-buhat lang, ganun lang, dapat ano, well knowledgeable ako. Mm. Habang nagbubuhat para lapit mo dito pare, baka di ka naririnig. Para mas ano, para kasi yung mga ano, para maiwasan yung injuries. Pwede yeah. Din naman. Pare, napaka-intimate ng pagkakasabi mo. Eh. Anyway, so yun. So, pinag-aralan mo talaga yung mga pinag-aralan ko. Body mechanics ng mga ganun. Mm-hmm. Yung core activation. Anyway, those sorts, I will discuss that later. So, bago ko magpunta doon, is may yung tatay ko yung nagano yung parang coach ko kasi yung father ko nung una nagano siya doon eh nagji-gym siya. Mm-hmm. So, high school magkasama kayo ng nagji-gym na siya, high school pa lang yung tatay ko. Gymers yun eh. Gymers. Malaki na yun, malaking katong, malaki na din yung chan. Anyway, dad, thank you pala pagtuturo sa akin ng ano, pag-workout. Anyway, shout out po kay Chan. Libre shout out. Kanina ka, namumuro ka na, brad, ha? Papa shout out ka ata eh. namumuro ka na, ha? Okay. De, okay lang. Okay lang. Okay. And then, ayun, tinuro na ni Papa ng mga basics. Pero yung share ko lang yung first experience ko nung nag-workout ako. First day is tinuruan niya ako mag-arms muna kasi ang liit-liit talaga ng kamay ko. Parang ngayon na nga, lumit na yung kamay ko eh. Kasi ilang buwan na ako hindi na ako buwan. Anyways, ayun, si Papa tinuruan niya ako mag-workout, different workouts, ng barbell curls and then tricep extensions. Tapos dami pala ng pare. Ang daming workout na ano na mga pangalan. Marami talaga. And then pag kinabukasan, ayan na, nafi-feel ko na yung ano, yung sakit, yung sakit. Kasi if it's not hurting, it's not working. Yun eh. Actually, sabi kasi ng Papa ko, pag hindi yan manakit kinabukasan or the second day ba after ng workout mo, hindi effective yung workout mo. Mm. Ibig sabihin, hindi talaga na-activate. Hindi na-activate yung mga muscle group na gusto mong i-workout. Okay. Then, ayun, pag kinabukasan agad, na-shock talaga yung mga muscles ko. Ayun, hindi ko ma-extend. Hindi mo kayang mag-isa. Hindi ko talaga kayang. Hindi ko kayang mag-isa. Pero, parang natutunan ko na ngayon mag-isa eh. Kasi ilang, sanay ka na. Sanay na ako. Ilang buwan na. Ilang buwan ako nalalamig. Anyways, ayun, yung kamay ko hindi ko ma-extend, hindi ko ma-flex. Kahit nga pagbuhat ko ng ano, nung basag, yung gumaganon tao. Alam niyo si C-3PO dun sa Star Wars? ganon talaga yung ano ng kamay ko, gumaganon ako. Hindi ko kasi ma-extend, hindi ko ma-flex. Ayun, yung pagliligo ko nga, ginawa ko na lang. Yung pagliligo mo nga, hindi mo na ginagawa. Uy, ginagawa ko pa rin. Ano lang yung ginawa ko, alam niyo yung gripo. Gripo dun sa ano. Ginawa kong shower talagang yung mukha ko doon. Nakano ka na lang, ganun? Oh, nakayuko ako. Kasi hindi ko magagawa yung kamay ko. So, oh, yun nga. Dati din kasi nung ano, nag-workout din ako. Wow. Alam niyo dati nung ano, nung time na nag-ano, yung active pa. Active pa. Yun nga, tinatawag ko sila Chip, sila, ano, sila Sir Andrew. Para lang para liguan ka? Hindi. Parang kala ko rin para paliguan ka rin. Eh. Hindi, para magpalit ng damit kasi hindi mo kaya talagang yung ano ba? Hindi na. Ganun lang. Okay. So, hindi yung damit like magano ka magpapalit. Kasi mahirap talaga masakit dito. Lalo na pag first timer ka pa lang magwo-workout. Ayun. Kapag first time talaga masakit 'yan. Masakit 'to. Kaya kung eh wag niyong pilitin. So, kapatid, kailan ka ba mag-start ulit? Parang nakikita parang ko hindi ka na masyado nagbubuhat eh. Wala, depende kung hindi na busy yung schedule ko, so... Oh, medyo mahirap nga talaga sa schedule natin. Sa schedule, kasi understaff kami. Napaka-understaff eh. Napaka-understaff, so baka may gusto dyan mag-apply. Apply na kayo guys. Apply na kayo guys, may mga bagong pasapala dyan naman. Feel free. Para makapag-gym na ako. Anyways. So ayun. So yun lang yung pinakaano mo pinagkakaabalahan ngayon. Mm-hmm. Yung pag-workout. Pero since wala na masyadong ginagawa. Wala nang ginagawa. Nabalitaan ko ano,
Alin. Munti ka man doon masundog yung dorm doon sa taas. Oo nga, totoo yun. May nabalitaan ako, sabi ng IW kanina, pare mag-ingat ka dyan kay, ano, kay Melvin, artsonista yan. alam nyo guys, may ano, may tawag kami kaya na eh, kay Raymar na iba lang sa pangalan niya. Ang dami actually, meron siyang Malvin dyan. Malvin Anthony. Malvin Joy. Tsaka yung pinakamatindi din si Gemma Rose. Yun yung alter ego niya. Yung alter ego, pagkamala nila ako may split. Gemma Rose. So yun na nga, ikwento mo nga sa kanila pare. Ba't ka ba tinawag na Gemma Rose? Paano ka Gemma Rose the arsonist? Mahabang kwento yan guys. Paano, Gemma Rose the arsonist. Bakit naging Gemma Rose the arsonist yung tawag nila sa akin doon sa office? Well, ganito yun. Sir, short summary mo lang. Ano mo lang? Hindi, walang summary. Dapat buong kwento. Sige. Para masastig. Game. Ganito kasi yun. Galing akong PM duty, yung duty na yun na 3 p.m. to 11 p.m. Then umuwi ako ng dorm. May dorm kasi doon sa OSPA. Then naglaba ako doon ng underwear ko. Naglaba ng underwear mo. Okay. Then yung underwear ko, nilaban ko pala noon nung umaga. Tapos hindi pa natuyo and gusto ko sanang hindi pa nagmara. Hindi pa, pwede pa magmara. hindi pa nagmara. ano ba yan? Sorry na tayo. Okay. Tapos ayun. So, hindi natuyo. Tapos gusto ko sanang patuyuin gamit ng electric pan. Tapos nung pumasok na ako dun sa kwarto, sinaksak ko yung extension wire. Kasi yung electric fan pala ni Sergio, yung dati kong roommate, automatically nakasaksak yun kagad sa... So, hindi niya binubunot yung ano, yung... Yung plug ng electric fan dun sa extension wire. Yung extension wire lang yung plug ng extension wire lang yung tinatanggal niya. And then, ayun, klinag ko, lingig pala sa aking kaalaman. Lingig. Nalingig. Ayun. So ano ba ginawa mo? Nag-ano ka? Nagalin. Sinaksak ko yung electric pan. Kinuha ko yung brief. Tas nilagay mo dun sa ano? Di, yung brief ko naka-hanger. Naka-hanger, then pinahanginan ko dun sa may electric fan. Pinatapat ko. And then, lingig sa aking kalaman. yung heater pala nakasaksak. Dun sa ano? Dun sa extension wire. Extension wire. Hindi pala nabunot. Mm-hmm. Then yung heater na yun, automatically umiinit ka agad yun. Kaya nga heater. Walang tubig. Tapos ayun, ako na bigla akong tinawag ng tanghalan. Pumunta ako ng Cubeta Max. Nagbawas muna. Nagbawas. Ano ba binawas mo? Binawas. Yung number one o number two? Yung number two. Yung number two. Iba kasi, di, yung number one kasi naka-ano yun eh. Naka-erect yun eh. Hindi, bali. Baka may batang nakikinig sa atin, tol. Wala na ano tayo. Mga MTRCB tayo. Magunos dili naman kayo. Okay. And then, naku pare. Okay, sige lang. Di, sa kwento ko may ano to, may SPG. Oo, may SPG. Ay, di mag-disclaimer muna tayo. Disclaimer na lang tayo. Okay. Sa ano, disclaimer lang sa mga nanonood, nakikinig. Nakikinig ng mga... Ang po ay sunod na mapapakinggan. Ay may rated SPG. Pawang katotohanan lamang. Walang kasinulingan. Kaya yung sasabihin ko... Pumunta ka ng banyo. Pumunta ko ng banyo. Nagbawas ako. Number two. And then, bago muna lumabas yung ano yung solid, no, umutot ako. Then may preview at may preview yung ano preview yun, bago mag-start eh. And then nagwonder ako bakit amoy sunog yung utot ko. Yun nga, bakit amoy sunog yung utot? And then ayun din sir, baka may nagtatapong. May nagtatapong. Ano ba yung nagtatapong, tol? Ano yung Tagalog nun? Nagsisindi. Nagsusunog ng tuyong... Nagsusunog ng... Yung mga tuyong dahon? Ay, nagsusunog. Anong sinusunog ng tuyong dahon? Nagsusunog ng tuyong, mga tuyong dahon? Tagal na mo, mana tayo, mapigaya tayo dyan eh. Sabi mo kung mga tao dahon yung sasabi mo. Mamaamat sa... Yung binalis ng mga... Alam mo namang napaka-wholesome ko, di ko nagigit sa mga bagay na yun. Eh, di nga. Sige na.
So, yun, tapos na sa yun, sa nangyari. Nag-wonder ko, ba't ako yung sulugigot? Tapos ko, then ayun, dinisregard ko lang. So, no. Ayun na, lumabas na yung mga solid. Tapos, tama na dun sa tae. Tingin na dun ka na sa ano nangyari pagkatapos. De, ang tagal mo sa tae. Ayun nga. Kung hindi, hindi ikaw. Hindi ikaw, ba't ikaw? Then, binuksan ko na yung, ano, yung CR. Paglabas ko, putang ina, umuusok na. Umuusok lang ba, or? Hindi, usok muna yun, nung unang nakita ko. Ano, pagtingin ko dun sa may, ba't may usok? Eh, pagtingin ko, putang ina yung heater, yung kumakalayo na. Guys, pagpasensyahan niyo na guys yung paghalag namin kasi yung mga ano, mga waray-waray kami so from Leyte so medyo nagmi-mix lang yung mga waray-waray Tagalog. Nagmi-mix na talaga kasi sa ano, basta yun na yun. Sa excitement namin. Ayun nga, yung apo putang ina andun na sa may heater. So, nasusunog na. Nasusunog na yung heater. And then ayun, yung ano yung electric van nakatutok pala doon sa may heater. Tapos yung apoy gumaganon talaga. Tapos may uniform pa pala doon. Para na-amplify yung apoy. Na-amplify yung apoy, di ba? yung air, pinapalakas niya yung apoy. Ano yung gumaganon pa? Kasi pag napag-isipan ko pang mag-ano nun. Kaya ano ba dapat ang gagawin mo pagkatapos mo tumae? Parang may gagawin ka ba atang iba eh. Ayun nga. Kung napag-isipan ko pang mag-ano nun. Mag-ano ba? Ano nga sabihin mo? Magbawas ng number one. Sunog na yung dorm. Wala nang OSPA dorm. Promise. Buti na lang tol. Di mo naisipan. Oo nga. Kapatid. May pumigil pero, sa akin. Pero hindi rin ata masusunog yun eh. Kasi parang mabilis ka lang naman eh. Eh? Hindi oh. Parang ano eh. Natakal yun. Parang lamok. 30 seconds lang. What? Oh my god. So doon nagsimula yung ano, doon nagsimula kasi bago pa lang. Bagong lipat pa lang ako doon sa dorm. Ano si Raymer sa ano eh sa 3 weeks pa lang ata ako noon sa dorm. Sa trabaho. Sa trabaho. Ayun, 3 weeks na 3 weeks munti ka na ako makasunog. Yung dorm namin guys, bagong-bago. Ay yung dorm nila, bagong-bago. Tapos susunugin lang ni Malvin din. Nang bagong employee din, putang ina. Then ayun, tapos hindi ko naagapan na makapagbawas ng number 1 ako, masusunog na. So, ayun, pinatay ko yung apoy, So, paano ka, yun yung ano, doon nagsimula kung ba't tinawag ka, ano? Gemma Rose, the arsonist. Mm-hmm. sino ba nagtumawag sa'yo ng Gemma Rose? The arsonist. Di, ano? Nung una, Gemmer lang yun eh, kasi may tumawag. Daming pangalan po. Gemmer, Raymer, Melvin dyan. Hindi ko alam din sa OSPA, ba't ang dami nilang pala... pangalan na binigay sa akin. Gemmer. Kasi yung Gemmer yun, di ba may guard nun na ano, na yung tumatawag pag regarding sa mga blood. Gemmer yung tawag sa'yo. Sabi nung ano, nandiyan ba si Gemmer? Sino si Gemmer? Yung may salamin. Yung bago niya, yung bago. Yung salamin. Gemmer, so yun, tinawag namin siya. Tawag Gemmer. Paano naman naging Rose? Paano ba yun? Nakalimutan ko na yun. Hindi ko alam. So yun na nga, tapos actually ako yung nagpangalan sa kanya ng arsonist. Kasi ginawan ko siya nung ano, familiar ba kayo guys dun sa ano, sa yung meme. Picture ng bata na naging yung meme na bata, sa likod niya yung bahay na susunod. Tapos tumatawa siya, tapos ginawa ko, kinatout ko yung ano niya, yung picture, tapos inalagay ko dun sa ano. So yun. May meme na pala. So, there you go. Ayun, The Chronicles of Gemma Rose. Dun nagtatapos. God damn it! Susunugin mo ba yung... Abusan ako ng hangin, pare. Abusan akong boses. Ilan ko na ba ta? 38 minutes na pala. Hindi natin ang malayo. May alam din yung guys yung ano, bago na post yung first video namin. Isa to sa ano, sa... Trending. Irarant lang namin, tanginan yung globe. Ayaw nga pala. Nakalimutan namin, tanginan yung globe. Ba't globe? Kasi yung hina ng internet. Alam niyo ba yung unang video namin? Almost 3 days ko siyang in-upload. Sa sobrang tagal. Pero yung ano, yung audio version, like after ilang minutes lang, upload ko agad. Pero yung video, kasi nga sobrang laki rin naman ng file. Almost 3 days ko siyang in-upload. 3 days? Non-stop? Tagal na, no? Hindi ko... Tagal yan, no? Wi-Fi lang yung gamit, tapos gano'n. Tanginan nyo, wala bang mas magandang internet dyan? Wala na bang mas tatagal dyan? Wala na bang mas hihina dyan sa connection nyo? So,
ano, parang... Kunting ayos naman po, mga sir, mga ma'am, sa servisyo. Kasi nagbabayad naman, naman po kami ng maayos. Nagbabayad naman po yung kapitbahay namin maayos. Tapos yun, ano, hindi pa maganda yung servisyo nyo. Ayusin nyo naman, ano. So yun, at least yung mga audience natin, yung mga tagapakinig ng ating programa ay kilala na yung medyo guest kilala natin. Very much aware. So yun na pare, kayo. Ano? Hey. So... Eh, dun sa ano, dun sa first video namin, merong nag-comment na ano daw namin, pag-usapan. Yung insights daw namin regarding sa... The, pare, ano ba? Sino the ba? The very, ano... Very trending. Sino ba yung the trendy Storm Area 51. Oh. Yun yung Area 51. Yung event na yun sa Facebook. Event, sa Facebook. Storm Area 51, tapos may ganun dalawang dot na nakagano'n. They can't stop us all. They can't stop us all. Let's see them aliens. Ano wala ba kayo sa alien? Hindi ko alam pare. Kayo. Would you? Do you guys believe ba? I don't know. Siguro kung to hindi lang natin pag-usapan yung ibang ano aspect ng yung reality lang, kumbaga hindi lang natin pag-usapan religion or what. Mapapaisip ka talaga kung may alien. Aside sa atin, meron pa ba? Like kung hindi lang natin i-disregard lang natin yung religion. Kayo? Kasi, para ako, I'm a strong believer na we are not alone. We are not alone, yeah. This universe is so vast. Yeah. Imposible na wala ding buhay dun. Napaka-special naman natin kung ganun. Kung tayo lang dito sa mundo natin, kung tayo lang dito sa Earth na may buhay, napaka-special naman natin kung ganun. Okay. And sa tingin ko lang, we are not special. Mas vast pa po yung galaxy dyan. Yung outer spaces hindi na lang talaga it's natin endless na. it's infinite hindi natin we cannot beyond our imagination comprehension sa ating mga ano. So I do believe na there are other worldly beings aside from atin. And then pareho kami ng idol ko na si Tom DeLong from Blink-182 siya. Kasi maka ano din yun, maka UFO din yun. Ah, maka alien. Alien. Shoutout so, pala kay ano. I've been fascinated from by si Brad Pitt lang yung kinatakot. Alien. Yung mga IBC ng ano kabataan, ABC ba 'yun? IBC. Makaka-relate kayo. IBC ata. Or ABC5. Parang ABC. Hindi yun lang. Yun yung pinakaunang parang dun lumabas yung ano, itanong mo kay sino ba yun, Brad Pitt. Yung dating doon. Yung ba yun? Ewan ko, nakalimutan pala itong tunay. Parang napapanood ko yun sa, ano yun, sa... Parang, alam ko parang nasa bubble gum na sila. Sa bubble gum. Yung parang segment na ganyan. Parang ngayon, wala na eh. Wala na doon? Wala na, wala na. Ayun, alien. So yun, yung sa event ng Area 51. Ano ba sa mga nakikinig natin diyan na ano walang idea kung ano kung ano yung event na yun, ano bang mangyayari to dun sa ano sa event na yun, ba't nagkaroon ng Facebook event to call out yung ano yung nakita ko siya parang event sa Facebook nga, tapos daming interested and daming likes. Pinatatawa ko dun sa caption na siyempre, kasyetan lang yun, di ba? Kasi parang Storm Area 51, ganito, they can't stop us. Parang natatawa ka, di ba? Parang pinagagawa mga tao ngayon. Alam mo, may idea ba kayo? Paano yung nag-start? May idea ba kayo? Alam ko, parang ano siya. Ano, parang... Ikaw? Yung pioneer talaga na nagsabi nun si Matty Roberts. Sino yun? Taga-san ba yun? Taga-California yun. Siya yung, ano, yung unang gumawa ng... Siya yung gumawa ng event sa Facebook. Event na yun na... Ah, talaga? So yung ano, raid natin yung Area 51. Siguro familiar naman yung mga nakikinig natin since available na naman yung Facebook. Yung Facebook. Kung alam nyo, pwede kayong gumawa ng event doon. Kung sino pupunta, hindi pupunta, so... Yung pinakalas na event na dapat pupunta ko sana is yung batuhan ng Tegdos na Siomay sa Morayta. Tegdos? Oh, Tegdos lang kasi yung Siomay doon. Shoutout din sa mga kasama ko sa Marita. Hello, guys. Going back. Sayang naman. Basta 2 pesos lang yun. 2 pesos lang. Uh-huh. Anyways. Ayun, si Matty Roberts pala yung nagsimula nung kalokohan na yun na i-raid daw nila yung Area 51 dun sa ano, sa Nevada. So sa ano, ano na lang, sa knowledge ng mga listeners natin, ano ba yung Area 51? Area 51. So yun na nga, yung merong event na i-raid nila yung Area 51.
ano, nagkaroon ng parang call out ng mga sino pupunta ganun. Tapos alam niyo ba yung nakakatawa? Call out ng mga gagawin. Yung anong gagawin? Ang nakakatawa doon kasi pa, yung description in may date pa talaga yun, September 20. Sabi ng ano, 2019. Malapit. Sino is kada? Area 51. Tapos sa Facebook Storm Area 51 sa Facebook event with over a million pledging, pero dati pa yun, so siguro ngayon I don't know the numbers now. Siguro parang nasa 2 million ganun. Feeling ko. Pledging to join on September 20 to storm the said base, also yung Area 51. According to the event details, they will be meet up at the Area 51 Alien Center tourist attraction and coordinate their entry. Tapos yung nakalagay pa dun, and if they Naruto run, they could move faster than bullets. Faster than bullets! I'm sorry. Let's see them aliens. So yun yung pinaka ano nila, pinaka parang tagline. Sa mga ano, hindi familiar yung siguro naman alam yung Naruto. Alam nila yung Naruto. Yung Naruto run. Ano ba yung Naruto run? I-demonstrate mo nga sa kanila. Demonstrate mo na paano yung Naruto run. Parang ganun. Parang ninja. Parang ninja. Parang ninja ganun. Yung kamay nasa likod. Tapos nakaulo yung ulo. Siguro sa parang aerodynamics yun. May physics yun eh. They can glide through air better. Para less friction daw yung pagtakbo. Ayun. Nakakastress. That's my boy, Gemma Rose, the arts of Nice. Basta ano, sa mga air. Nung air. Tapos. So yun na nga, parang, yung Area 51 guys, is parang sa ano, sa conspiracy, ano, sa, mahilig sa conspiracy theory. Sa mga conspiracy folks lalo na sa, ano, lalo na sa states. Ganun. Marami silang ganun. Ayun na lang, yung Area 51 is isa siyang military base, installment sa ano yun, sa Nevada. Yung exact location nun is nasa Lincoln County, Nevada. Yung Area 51 mukha conspiracy ka din eh, no? Alam mo yun, no? Siyempre. Parang hindi mo lang ni-research eh. De, ano, interesting talaga yung topic yun. Actually, kung taga-stays naman, parang gusto kong pumunta dun, naka-Naruto niya. Tapas. Ayun, actually, yung ano, yung Area 51, isa siyang ano, military airbase, Air Force, ano yun? Training and ranging, training ground, I don't know. And then, yung original name nun is, ano, dalawa yan eh. Nabasa ko sa isang article na, ano, Homey Airport and then Groom Lake. Yun yung original name nun. Oh, okay. So, sa ano, sa knowledge ng, para sa mga nakikinig natin, yung Area 51 is isa siyang military base. So, ba't nagkaroon ng parang hype na, i-raid yung Area 51. Paano nagkaroon ng ID yung mga tao na, kasi they've been hiding, di ba? Ilang dekada na din yun. They've been hiding something. Ano, parang... Allegedly, they've been hiding aliens sa loob ng Area 51 ever since the... Are you guys UFO sightings? Are you guys aware of the Roswell incident that happened? Oh, yung Roswell incident. Parang napakinggan ko yan kaya. Dun sa, like, I don't know, feeling ko dun nag-start yun eh. Kung hindi man dun nag-start, isa yung incident na yun kung bakit kung, na gano'n. Kung bakit biglang naging patok siya. Paano nga karoon ng well-known, naging well-known siya. Ay, alam niyo ba nangyari dun sa Roswell incident? Hindi, parang may brief ano lang ako dun. It was, may brief din ako. Way back ano. Hindi ako nag-brief. Nag-boxer Makatry nga. Malamig. So yun na, ano ba nangyari dun sa ano? Ito, so, way back 1940s. 1947 nun. Sa ano yun eh? Sa New Mexico. Basta sa area yung New Mexico. May thunderstorm nun, kasagsagan ng thunderstorm. Tapos, parang may ano daw, may tao na may-ari ng rancho. May napansin siyang bumagsak na may something ari? From space, from the sky. UFO. Parang gano'n. Kasi hindi mo alam eh. Nilapitan niya. So, sa knowledge ng ano, para sa mga nakikinig yung UFO, kahit hindi siya alien, basta hindi mo alam kung ano siya, UFO siya. Hindi mo mas distinguish kung ano ba siya. Kasi nga, from the word itself ng UFO. Ano ba yung UFO? Unidentified flying object. Let's get it. Diyan, the arsonist, motherfuckers. So, ayun nga. May nahulog na siya. Nahulog na ano. Then, yung pag-describe nila is parang ano, parang saucer-shaped. Mm. Alam mo yung parang frisbee, parang ganun. Parang ganun daw. And then, syempre, tinawagan nung may-ari nung rancho yung mga otoridad para ipakuha daw. Kasi hindi naman niya kayang i-carry yung kung gano'ng kalaki yun. Mm. And then, kinuha nga ng authorities dun sa lugar na yun. At
hinati nila sa nearest naval base nila. Ayusin mo, baka mauntog ka dyan. Baumampas nito. Yun nga sa mga nakikinig lang dyan, guys, yung ano namin, yung signage dito sa likod na uhulog na. Ingat so, ka dyan, kapatid. Sorry, there's warning. Warning pa yan, ha? So yun nga, may so, nakita dun, meron siyang nakita. Yeah, hinatid nila yung saucer, it's like, parang ang craft na yun, dun sa nearest airbase nila. Airbase. And then, what they did naman, yung airbase naman nun, parang may pinasend na tao dun sa, ano naman, dun sa parang... Dun sa loob? Sa parang, hindi, dun sa parang network ng local na lugar na yun, local network na yun. Yung parang ano, broadcasting network. Ah, parang ABS, yun, gano'n. Oh, parang gano'n. And then, GMA. The same day yata or the following day, may lumabas na... Article. Parang newspaper. Mm-hmm. And then pagkalabas nun, dinescribe dun na saucer-like, ano, found... Craft found dun sa lugar nila. And then after 3 hours, binawi nila. Binawi nila yung statement na yun. Recall yung ano yung sinulat nila sa newspaper. Talaga? At sinabi ulit dun nila na weather balloon lang daw yun. Weather balloon? Kahit parang... Alam ko, yun yung pinaka sinasabi nilang parang pag merong UFO sighting, so yung sinasabi nila weather balloon. Yung ano, pang-detect ng ano. Oo. Kasi parang before, hindi pa naman nata available yung satellite system, ganun. So, yun yung ginagamit. Hindi ko lang alam. Yung mga meteorologists. So, may mga ano naman dun, tawag dun. Kasi, dun, napanood ko dati sa Discovery, kasi may mga witnesses talaga. First-hand witnesses that time. May nakita, dinescribe talaga nila parang kakaibang craft na... Bumagsak. Spacecraft na hindi... dapat wala dapat tayo nun, nung panahon na yun. Parang, hindi pa available yung ano. And then yun, may nakita sila mga maliliit daw na ano, mga creatures, na mga humanoid creatures na few feet tall lang. Yun dinescribe nila. Ewan ko kung totoo. Pero yun lang, yun, parang para sa akin yun isa sa pinaka-famous na alien stories. Alien story. So ano naman, parang may ano ako dyan eh, parang may napakinggan ako ito, parang isang episode sa ano sa The Joe Rogan Experience. May ano siya, parang si isang writer, si ano nga, Annie Johansson, ganun. Ang yun ba? Jacobson. Parang ano siya, parang writer siya, tapos parang into, ang tawag dito, parang, basta ano niya, sinabi niya, meron siyang mga nakausap na ano, tawag dito sa, na from CIA or what, hindi ko lang alam, na parang pinapalabas ata na ano, na, parang magkaroon ng tawag dito, mga, hindi ko alam kung paano siya nag-start, pero parang yung may ginagawa daw na, ang tawag dito, surgically modified na mga tao. Tapos yung, parang pinapalabas sila ng mga alien. Eh? Oo. Bakit? Parang magkaroon lang ano, parang mislead or what, hindi ko alam kung if may tinatago sila. Basta yun. Para lang masabi na may alien. So fake aliens 'yun. Yun yung sinasabi ng ano, mga tao sila tapos ginawa ang tao dito in nano sila tao parang nire-retoke para sabihin mukhang alien. Mukhang alien. Grabe naman 'yun. Pinatay nila tapos ano, siguro, against human rights na 'yun. Ah. Hindi ko alam kasi parang napakadali. Siguro baka may tinatago lang talaga sila tapos yun. Hindi na. So 'yun. 'Yun lang. Ever heard of ano, Bob Lazar? Oh, parang nami-mention, na-encounter ko na rin si Bob Lazar. He's from ano? Well, alam ko parang, parang nagtrabaho ata siya sa... Yeah, he's claiming na nagtrabaho daw siya sa Area 51. Sa Area 51 mismo. Taga ano siya eh, taga saan lang. Florida yata yun. Basta, kliniklaim niya na nakapagtrabaho daw siya sa loob ng Area 51, around the 80s yun eh. Ano, the 80s. Ano siya dun? Ano siya eh, parang engineer, parang ganun. Engineer. Kasi yung may business siya dati, mga nuclear something, mga ganun eh. And then, in-invite daw siya dun sa Area 51 kasi naging sikat siya sa lugar nila. Kasi yung kotse niya, Suzuki something, nilagyan niya ng propulsion, jet propulsion something. Jet kaya parang ano, naging sikat siya sa lugar nila. Ayun, he got an invite from Area 51 to work there. Hindi pa nga niya siguro alam that time na Area 51 pala yung Area 51 yung tawag dun. Tapos hindi pa ganun ka... Means, coined yung term na Area 51 dati. So he worked there. Tapos yun. Ayun kung ano yung pinaka reason, siguro security din. Pero di ba parang mas manganganib yung buhay niya pag ilantad yung mga bagay na yun? Oo.
Oh, kasi syempre, if ever man may tinatago talaga yung government. Government ng... Eh, kahit sinong government siguro. Oh. Regardless kung sa US yan or... Dude, if he's fucking, ano, if he's fucking just hoax lang pinagsasabi niya lahat. He's been doing that for like 30 years na kapatid. Years kasi na. Imagine, that was like, ano, late 80s yun eh. Tapos hanggang ngayon, pag tinatanong siya, ganun pa rin yung sagot niya. We're not sure if credible yung ano naman niya. Kasi, tawag din? Kasi, based sa kanya, sabi niya, he graduated from MIT eh. From, Institute and then sa Caltech daw, may ano pa siya, may Masters. May, parang may ganun. Parang, basta may honor siya from that place. Then, chinek ng mga tao, eh, wala naman daw siya dun. Wala naman daw siya yung pangalan niya sa list dun. Kaya medyo hindi credible yung ano niya. Pero maraming tao naniniwala sa kanya. Oh. Tapos, what if pare kung since nilabas niya yung ano, yung story na yun, tapos tinanggal ng government yung pangalan niya yung sa... Yung pangalan niya sa ano. Pwede sa, din. Ano, sa, ano, or, para ma-cover yung ano, di ba? Para, para hindi lang, ma-trace. Ma-discredit lang siya or ma-ano lang siya. Hindi totoo yun. Parang sinadya nila. No? Parang ganun. What if? Hindi natin alam. You never existed and you're gonna die soon. Pero buhay pa siya. Oh, buhay pa naman siya. Ilang taon ng buhay. Alam ko, parang nag-ano siya eh. Nag-gas pa siya sa Joe Rogan. Andun ba siya? Hindi ko lang alam. Napanood yun. Napanood ko pero konti. So, ayun. Well, apparently, may mga ano daw doon. May mga alien crafts dun sa loob ng Area 51. And, inuutusan daw siya ano eh. Yung trabaho niya primarily is to reverse engineer yung mga craft doon. Kasi may ano daw doon eh, parang machine na nakapag-produce ng own gravitational waves eh. Talaga? Kaya daw lumulutang yung mga ano yung mga yun. Parang nag-hover lang sa nasa. Yung pagka ano niya, pagka-describe niya, parang ball-like. Parang volleyball na ano, sphere. Nasa middle siya. Tapos yung bagay na yun, or yung parang component na yun, it can make its own gravitational waves para makalutang siya. Makalutang. And that's very silent lang daw, wala siyang naririnig na ano. Parang ugong lang na maliit. Yun. And then, may nakwento din siya. Based on sa ano, napanood ko. May nakwento din siya na parin na may nakita daw siyang ano. Yun nga. Kaya medyo na-correlate yung kwento niya noong late 1980s. Dun sa Roswell incident. Kasi nakwento din niya dun na may nakita siyang mga miniature na tao na ano, humanoid looking na parang pinag-eksperimentuhan, ini-examine ng dalawang officers niya doon. Pero very brief lang yung nakita niya. So, umalis agad siya. Then, umalis siya doon. So, kaya nagkaroon ng parang interest yung mga tao. Yung mga kasi, tao para i-raid yung Area 51 dahil doon. Or, kasi baka nagtatago sila ng aliens. Sobrang tagal na ng ano, parang siguro may mga nag-check din ata if totoo ba talaga. And then nagka-curious din naman yung mga tao. Kasi siyempre, hindi naman siguro magkakaroon ng following yung mga ganung ano if wala talaga. Kung wala talaga. And then if ano ba yung makukuha nila pag pinuntahan nila doon or sinalakay nila yung alam nila naka-Naruto mode pa. I think mamamatay sila. Babarilin siguro mga yun. Kasi bawal talaga pumunta din eh. Oh, syempre. Syempre, highly classified yun na ano, airbase yun. Talagang... Pero tingin nyo ba may pupunta din sa event na yun? Hindi. Siguro, parang... Para sa akin yung mga... yung mga ano? 70% ata nung nag... sa 2 million na... pupunta. Na gano'n dun. Parang... nakikijoin lang. Tapos yung mga, parang mga 30%, gano'n. Yung 30% parang yun lang talaga yung, sige, try yung interesting. Yung interesting. Pero siguro yun. hindi magpa 5%. Sana i-live stream yun, na? Sana i-live stream yun para makita natin. Isa-isang binabaril sa ulo. Alam ko may ano sila eh, parang may plan ata sila kung paano nila... paano nila i-raid yung ano eh. Alam ko parang may plan sila paano nila i-raid yung ano eh. Parang pag-anon ata sila din sa may plan na pa talaga sila. Tatakbo sila papunta. Saan sila ako ng blueprint? Sabi pa nga dun sa ano, sa ataw dito, dun sa page nila. Parang if madami may tayo masyado, hindi nila tayo tatamaan lahat. So lahat makakapunta. They can't stop us all. May matamaman sa atin, may magpupush pa rin. Parang ano lang, Levi. Parang ano eh. Ano sabi ni si Levi, sasaki mo. Hindi, si Irwin. Si Irwin yun. Ay, sabi nga, si Levi yung makakapunta sa ano, reference. Finish the job.
Sasabi sa namin, Shinzo Sasakeyo! Shinzo Sasakeyo! ano? Pero feeling ko ano, sa tansya ko mga 50 mil siguro may pupunta dun. 50 mil lang? Siguro may, oh feeling ko lang. Tatansya ko ah. Kasi yung iba hindi yun sigurado talaga na ano. Kasi yung mga nag-sign na yun, hindi naman talaga lahat taga-America yun. Baka, na, baka may mga Pinoy pang nag-ano din. Baka siguro nga 100,000 mga Pinoy yun. Nakikiano lang. Sama ako! Sige, let's go! Disipin yung pangalan ko. Pero grabe, grabe yung ano, grabe yung mistrust ng mga tao doon sa mga government. Citizens sa ng government sa US. Mga ano kasi sila, mga woke. Woke lang talaga sila. Grabe sila mag ano, yung pag-iisip nila parang ewan ko doon. Ang dami nilang ang dami nilang tanong, ganun. Conspiracy pare. Ang dami nilang mga ganun eh. Uso sa kanila sa atin dito naman. Parang ang dami nilang like, alam. Wala naman masyadong conspiracy dito sa Pinas. Siguro mga multo, si Ed Kaluwag, si ano, si Julian. Yan lang yung mga relevant dito sa atin. Pero sa kanila, ang dami. Siguro, anyway, siguro marami lang talaga yung... Curiosity ng tao, syempre. Okay. Saka siguro mas available talaga sa kanila yung mga ano, yung resources, gano'n. Hmm. Like, masi-search nila, gano'n. Alam mo kung bakit? Kasi mayayaman sila. Oh, wala silang masyadong ginagawa. Wala silang masyadong ginagawa. Compared dito sa atin, eh kailangan natin magbanat-banat ng buto dyan para kumita. Para kumita sa kanila. Chill lang. Pero if ever nandun ka sa America, pupunta ka ba? If ever, pupunta ako din. Nag-like ka doon tapos may free kang ticket papunta. Pupunta ako doon, pero hindi ako makikita, no? Hindi ka makikita. Siguro, makikitakbo ako ng mga first few yards, tapos pag nakita mo pag, okay, I'm turning back. Parang ganun na. Pag makita mo na yung okay, no, not today. Not for me. Pag may nakatutok na mga, okay, I'm out of here. Atras parang ganun. Kasi, sayang yung buhay. Pero, hindi natin alam kung totoo talagang may alien doon. Kasi, oo nga. Aside doon sa, ano, sa facts siguro. Siguro may ano. May mga reference ata sila na. May, ang tawag dito, may, yung curiosity nga. Like, what if na kung meron? Kung hindi naman talaga natin alam if may tinatago talaga yung government sa atin. Eh. So, hindi rin natin alam dito sa Pinas. Baka may tinatago din yung government natin. We will never know. Guys, sa susunod na podcast yun yung ano natin. Ano ba yung mga conspiracy dito sa Pinas? Subukan natin alamin yung mga conspiracy dito sa Pilipinas. So, siguro yung mga yung post natin once a week na lang ganito. Ah, once a week mga ganito. Pwede naman yun. Ah, ayun. Dalas na sa posting pa lang, takin na 1 week ang hirap. Paano na lang yung ano. So, yun. Final thoughts niyo sa, ano, dun sa Area 51 raid. Ako. Ataka, wait. Do you believe na, ano, na may aliens ba? Let's get things straight. Well, para sa akin, yung sabi niyo, ako din naniniwala naman na ako na ang vast talaga ng universe natin. Kasi marami pang nadidiscover yung mga scientists natin na may mga iba-iba pang planets, 'di ba? Millions miles away sa ating solar system. So, what if merong ano talaga doon? What if doon? So, I'm open-minded na tatanggapin, hindi sila tatanggapin dito. Ah. Tatanggapin yung fact na may nag-exist na ano. So you believe? Yeah, I believe. Ikaw pare? Oo, oh, syempre. Kasi nga, we could never tell naman if wala. Eh. So, paano mo i-disclose yung ano? I-disclose yung possibility na no, wala. Possible meron. Yeah. Possible meron. Well, ako din. I do believe that, yun nga, may mga... Pero hindi naman siguro yung pinaka deep alien talaga nga, parang ano, like maghahanap ka talaga ng mga Morse code sending signals. So, siguro, hindi lang natin alam, hindi rin natin masasabi if meron talaga. Meron talaga, kasi ang daming... Sabi mo pa nga, ang special natin kung tayo lang. Ang special naman natin. Tayo lang nakatira dito sa ano. I believe in aliens at sana po bago ako mamatay ay sana ay maka-encounter, makahanap tayo ng very concrete evidence na may alien talaga. May ano po. Kasi, syempre, ano po, I'm a fan of mga ganun bagay. So, hopefully. Tsaka yung pre-project din ng ano, pre-project ng, like, from media, ganun. Like, since childhood natin. Ang daming, ano, movies. Ang daming movies. What's your favorite alien movie, kapatid? What are your favorite? It, oh,
E.T. Siyempre, Steven Spielberg's masterpiece. Steven Spielberg, magaling talaga ng ano yun. Siyempre, wala nang iba. Kasi, mandami naman, ang daming mga movies. Pero, siguro since childhood. Oh, yun na yung sinasabi ko. yun na yung sinasabi ko eh. Ilalagay po mga natin to eh. I-pick na natin to. Pre, at least content. Napakabilis ng reflexes mo, kapatid. Nagulat ako tayo nung parang mahili na. Parang ano, alien. since childhood natin, yun talaga yung pinag-project ng ano, ng media. Napanood niyo yung ano, panay version ng 80? Si Koke. Si Carlo Aquino. Yung si Carlo Aquino. Si Carlo Aquino yung bida doon, saka si Koke. Ay, yung bata si Carlo. Yung bata pa si Carlo noon. Alam ko si Carlo, hindi ko na malala kung sino yung bida. Alam ko may Koke, pero ano, ilang taon ba na ba? Di ba nagkaroon yun ng ano ng remake series? Sa ABS every evening pinapalabas yun. Basta may movie yun natin. E.T. So, din. E.T. yung pinakaunang alien movie na panood ko tapos nagustuhan ko. Parang, natatanda mo yung scene na parang nahuhuli na dapat si E.T. na. Tapos pinaano niya sa closet. Pinatago niya na. Tapos parang nakimix lang siya sa mga ano. Tapos nakatago lang siya doon. Amazing lang. So, yun. Siguro kung if ano. Pero kumpadre, when it comes to alien movies talaga, I'm a big fan of Ridley Scott. Yung alien franchise. Ah, yung alien. Yung Xenomorph. Yung may lumalabas. Ganun. Predator, so, ano, alien. Alien versus Predator. Have you watched Prometheus? Yung Prometheus. Hindi ko pa. Maganda. Familiar yun. Sa akin yung ano yung Prometheus, pero... Hindi ko na spoil. Alam ko yung alien na yung napanood ko tagal na eh, yung babae tapos parang may ano siya. Yan si ano. Parang yung alien 80s movie siya. Yun. 80s tapos movie. Yung para mamatay yung alien parang may butas. Na guys, nag-stop na naman yung video natin. Stop yung video natin. So ano? Nasa 1 hour and 6 minutes almost. Gano'n ba katagal nag-stop yung video kanina? Hindi ko rin alam pa. Mamaya na lang natin i-check. Okay lang yun. Okay lang yun. Mahirap din kasing ano yun, kasi nga cellphone lang yung ginagamit natin. Kaya next siguro time. May limit lang talaga. Pero almost 1 hour yung ano yun. Yung vid kanina? Yung video. Ah, okay. Okay lang. Ang haba lang. So yun, so much for alien stuff. So much for alien stuff. Ano lahat naman siguro tayo fascinated sa ganung bagay. Sa mga bagay na alien. Siyempre. Kasi wala to sa Earth. Yung ano lang siguro yung mga ang tawag dito, yung mga hindi naniniwala. Siguro yung sasabihin nila if may alien but up until now hindi nila tayo kinokontakt. Baka naman kasi wala sila ng technology makapunta sa atin or tayo wala ng technology makapunta sa atin. Hindi lang talaga nila tayo ano, wala silang pakialam sa atin. O baka nga tsaka yung mga ano, ay, alam mo ba yung mga crop circles, gano'n? Ay, yung mga ano? Nakikita nyo yun. Ah, okay. Parang may mga patterns sa mga crops. Parang sabi nila, alien made daw yun. Alien made daw. Pero alam ko parang may nag-debunk na ng mga gano'n. Pero yung iba, hindi naman masyado ano. Ang hirap. Pero yung iba, napakaganda tignan, tol. From aerial view talaga, makikita mo yun. May mga... circles na talaga. Ganda tignan, ha? Napakahirap gawin yun. Ang galing naman siguro ng gumawa nun if tao lang yun. Paano yun? Napakahirap nga yun. Kasi wala siyang guide mula sa taas na mag-ano, di ba? Kahit pa may guide, kapatid. Ang kahit pa may radio sa taas, sasabihin nyo, tol, sige, kaliwa ka. Ano dun sa taas? Tangin mo, layo mo na. Sige, tol, kaliwa ka, ganito, ganyan. Nan ka. Ayan, okay. Wakali. Napakahirap kaya yun. Ang dami din eh. So from, tawag dito, from the history din. Ang dami talagang reference from alien. Like, sa ancient stuff, gano'n. Sa ancient aliens, sa history alien. Channel. Ancient aliens, nanonood ka. Si Kuflus. Sa history channel. Ano yung piliyado nun? Si Kuflus? Giorgio Kuflus? Okay, nakalimutan ka, i-google natin. I-google mo. Yung ancient, ilagay mo, ancient alien host. Yung ano yung buhok niya? Parang curly. Wag. Seems possible. Naka-dreadlock? Hindi. Nakakalat lang yung book niya. Ayos ka yun eh. Idol ka yun eh. Google ancient mo ano. Alien. Ancient alien host. With the weird hair. Joke lang. Yan na. Okay na yan. Lumabas ka. Giorgio. Ayan. Tsoukalos. Si Giorgio A. Tsoukalos. Tsoukalos. How
however you wanna. He's a Swiss television personality and producer. Swiss pala yun, no? Mm. He's a proponent of the idea that ancient alien astronauts are chugger. Alam niyo kung sino yung kamukha niya? Sino? Si Rob Schneider. Yung buhok niya. Pinay yun. Nakikita ko siya. Pinay. Si Deuce Bigelow. American Gigolo. Oh, American. Parang siya, no? Parang siya. Oh, Deucey! Hello! So, yeah. Enough with the aliens, kapatid. Siguro na pagkuwentuhan natin yung next episodes, sa mga susunod na episodes. And, may ano pa naman tayo. May mga episodes pa naman tayo. I think we're running out of time, kapatid, kasi nakasang oras ulit tayo. Napasarap tayo sa kwentuhan. Naubos na yung zest ko. 1 hour and 10 minutes into the podcast, kapatid. Yeah. Sobrang haba na ng podcast natin. Mm-hmm. Pahirapan na naman to sa pagpo-post. Mga tatlong araw. Yung editing, guys, ang bilis lang. Pero yung posting, tang inuwan. Kung up until now, nakikinig at nanonood pa rin kayo. Thank you so much, guys. If ever may mga gusto kayong topic na pag-usapan namin, please, let us know. Don't hesitate to. We appreciate it. Okay lang sa amin. Pwede nyo kaming i-message directly sa amin. Facebook page to the Darkroom Podcast. Just comment din. Or sa comment section ng ano. Say, na-upload naman namin yung podcast namin sa YouTube. So, yun. So, yun kapatid. Yep. Yo. Ano, have you, ano, Brad? Balitahan nyo ba yung pinaka-recent shooting ngayon? Ayun, ano, yung sa ba yun? Sa labas? Sa US, yung ano? Sa anong ano lugar ba yun? Parang serious ba yun? Parang magkasunod sila eh. Ilang ano lang yung pagitan, ilang days lang. Grabe naman yung incident ng ganun sa shooting. Alam ko pa yung like 2 years ago, naalala niyo ba yun? May naalala din akong news na ganun din sa States. Sa tawag dito, dun sa Las Vegas. Parang sa school ata yun. Yung ba yan? Hindi, yung nasa ano. Maraming school, kapatid. Maraming school. Ang daming shootout na nangyayari. Ang nangyayari sa school? Oh, pero yung alam ko sa school ngayon, din. San nga ulit yun? Sa Las Vegas, Nevada. Yung shooting ba din? Eh, hindi, yung bago lang. Yung pinakabago lang? Very recent lang. Nakalimutan ko yung lugar eh. Basta US pa rin. Kasi ang daming ganun dun eh. Ang daming cases nilang ganun na ano, shooting talaga. Siguro kasi, ano. Wala silang magawa. Wala silang. Hindi. Ang dami nila atang access sa guns. Hindi masyado mahirap kumuha ng bumili doon ng ano. Bumili ng. Alam ko parang siguro yung sa ano lang nila, parang depende kung saan state ka nakatira. Like siguro kung from Texas, mas available ata yung mga baril doon eh, kasi alam mo dami ng mga cowboy natin. Tsaka yung ano lang, like yung normal ay sa ibang states naman, like parang available talaga yung baril. Mm. Parang lahat naman ata ng states available doon. Okay, parang amendment lang eh. Parang the right to bear arms. Parang second amendment ata ng ano yun. Alam niyo ba may ano, may mga state na pwede kang mag-open carry ng baril. Kahit ano pa yan, AR-15, yung hindi yung assault rifle na yun. Yung semi-automatic lang. O yung pwede lang semi-automatic. Hindi ka pwedeng magmamay-ari ng tawag dito ang mga automatic rifle. Yung SMGs, machine guns. Alam ko yun yung pwede sa kanila. Kasi may napapanood ako mga videos. Like, nag-open carry talaga sila. May, may sidearm, may rifle. Basta naka-ano lang. Alam ko pwede. Lalo na sa mga ano. Siguro sa Texas, ganun. Sa Nevada. Parang ganun. Kasi ano talaga sa kanila, open talaga yung ano. Yung napakaluwag ng law nila na ganyan, no? Mm-hmm. Oh. Right to bear arms. Parang sa parang ano pa ata nila yun, eh. Ano tawag dito? Parang sa mga forefathers. Kanununuan ba nila, no? Anong tawag sa kanila? Kaila George Washington, ano? May tawag sa kanila, eh. Mm-hmm. Yung forefathers ng ano, nang gumawa ng laws talaga ng ano. Lawmaker. Parang ganun basta. So yun. Siguro yun isa yun sa pinaka... Ba't kaya di nila i-revise yun? Kasi yun parang mahirap. Mahirap. Maraming kontra. Maraming kontra. Siyempre, iidadaan pa yan sa ano, sa proseso. Sa process. Or malaki talaga yung i-change nila sa ano, sa ang tawag dito, dun sa loss nila. If tinanggal nila yun. Alam ko yung ano, yung parang, yung
di ko alam kung anong side ng ano, if Democrat or Republicans yung nag-ano, yung wala ako idea. Hindi ko rin alam eh, yung may gusto ng mga ganun sa US. Ang tawag dito, hindi ko alam kung ano yung may gusto ng may baril or sino yung ayaw. Sino ayaw dun sa... Basta yung ano nila, yung parang sinasabi nila, if kailangan may baril ka kasi para may protektahan mo yung sarili mo. Kasi, yun yung pinaka-reason nila. Yun yung pinaka-reason nila. For defense. For self-defense. Defense. Like, kahit i-arm mo lahat ng mga pulis, hindi sila 24/7 kasama mo na pwede ka nilang ipagtanggol. So if may home invasion, uso sa kanila yun, ganun. Yung sarili mo, kaya mong ipagtanggol. Pero limited lang, yung pwede mong i-own ng mga baril. Yung mahirap lang, kasi isa siguro sa pinaka reason kung bakit maraming ganun is siguro bullying ganun, kasi nga sobrang taas ng rate ng bullying sa kanila. Siguro hate crime, kasi nga may usong-uso din naman yung hate crime sa siguro yung mga extremist ganun, mga nadadala sa mga hindi natin alam kung anong klase ng mga tao yan, basta may mga ganun, baka nadadala sa sobrang laro ng video game or yung iba talaga may psychological problem lang talaga or mga ano lang yung psychological. But kaya din nila ayusin yun kasi may nabasa akong article, US comprises ano 5% of total population sa mundo. Pero hulaan niyo kung ilang porsyento ng total firearms sa mundo kung yung hawak ng US alone. 42% yata. Talaga? Of the total firearm sa buong mundo. Ewan kung ba yung kung ano kung tama yung ano pagkakaalala ko. Basta 'yun. So almost half ng ano, total firearms dito total sa mundo they own it ngayon. That was like siguro mga 2 years ago binasa ko 'yun. And mga ano pa yun eh, na yung numbers nun is nasa 340 million. Million kapatid. Million na ano. Number. Yung ano. Yung guns. Guns na meron. That they have. That time. Ewan ko ngayon kung ilan na nga. Palaki yun ng palaki. Siguro. Ano common sense naman. Siguro hindi, masasabi mo lang na ano eh, na ang dami sa Amerika. Kasi rine-register nila yung mga baril nila. Siguro dito sa ibang mga lugar. May marami din marami siguro. Din. Kaso alam mo dito sa Pinas, alam ko may mga loose firearms. Marami. Kasi may napanood ako dati na like sa ano, parang American show siya, eh. Parang ang tawag dito. Kung yung ibang barrel na pinupunta sa US galing dito sa Pinas. Tapos ginagawa lang ng tawag dito mga kubo-kubo. Like sa Cebu, alam niyo yun. Nakita. Oo. Yun yung isa sa pinakamalaki. Ano, may term dun sa mga baril na yun eh. Nakalimutan ko yung term dun. Parang yung made lang dun sa loob na ganun. Sa Cebu yun. Lang. As in sa buong mundo, kilala yung ano, pag loose firearms yung kailangan mo. Like hindi naka-register, ganun. Yung ginagawa nila ng mga baril pare, nasa kubo lang. Nasa kubo lang. Tapos nagtatago sila kasi nga bawal. Tapos inaano sila ng mga pulis, ganun. 15 mil yata magkakabaril kami. Tapos yung baril na yan yung baril na napupunta sa Mexico, sa ganyan, sa Amerika, yung mga unregistered yung mga baril. Yung parang walang mga serial. Kasi may iba-iba ata yung ano niyan eh. Parang pag... Kasi traceable yun. Traceable yun. Yung ballistics ano. Dahil sa, hindi ko lang technical ano, basa yun. So yun. Siguro maraming, ang tawag dito, maraming yung number ng mga baril sa Amerika. Kasi nga, Registered. Tsaka available talaga sa kanila kahit anong bilhin. Parang bibili lang sila ng donut, bro, din sa Dunkin' Donut. Pagkapasok mo, meron na. Kasi they don't need, ano yata, parang they need parang license, they don't need reason to buy. Meron naman yata. Depending on the state na. Meron, pero background check lang, pero mabilis lang. Like, parang pupunta ka lang sa store, tapos pwede mo nabilin. Pero background check lang. Background check lang. No necessary paperwork, so whatever. Yung alam ko yung ano, yung isa sa pinaka horrific na nangyari, yung recent lang, yung doon sa Las Vegas, yung nandun sa... Yun yata yung ano eh. 59 killed yata. 59. Yung nandun siya sa... Alam ko... Sa rooftop? Oo, nandun siya sa ano, sa parang isang hotel room. Tapos may nangyayaring event, hindi ko alam kung anong... Anong concert? Concert yun, parang country music festival parang. Tapos yung lalaki, parang nandun siya sa taas, tapos pinagbabaril niya yung mga tao dun sa... Para isang linggo niya pinalano yun. Alam ko yung ano, yung asawa niya, parang Pinay ata. Pinay.
Parang nalink pa nga ata siya, pero yung alam ko yung asawa niya parang umuwi ng Pinas, tapos parang nalink pa ata akong Pero nandun sa shoot talking yung asawa niya? Wala, nasa Pinas. Umuwi siya. Very ano, methodical yung ginawa niya. Plinano niya mga 7 days, din, isang linggo din. Kasi dami niyang baril. Dami niyang baril pare. Pag 23, 21 o ng mga ano, ng mga luggage din, puro baril. May dala siyang mga ano, mga bags. Tapos pabalik-balik siya doon sa ano, sa hotel. Nakalimutan ko yung anong pangalan ng hotel. Everyday iba-ibang bag yung dala niya. Oo, iba-iba. Like pero naka-check-in din siya doon sa hotel. Tapos nagkakasino siya ganoon, gumagasto siya. Kaya kasi medyo may hangin na lang. Tapos ano, ginagawa niya, pinaplano niya 'yun. Parang isang room ata na malaki yung kinuha niya. Tapos ano, tawag dito, pinagplanuhan niya talaga. Nandun siya sa taas, tapos kita talaga dun sa baba. Pinagbababa rin yung baba. May mga ano, assault rifle. People were ano eh. Hindi alam ko anong gagawin eh. Siyempre, kasi, confused sila, ano man nangyayari? Habang nanonood sila ng concert doon, siyempre, hindi maririnig yung ano yung gunshot doon. Hindi, tinigil naman yung concert. At tinigil doon? Naririnig pare. As in, pabag. Oo, nandinig. Tapos biglang, hey, what's going on? Parang ganun. So yung matawang nakadapa lang. Takbuhan sila. Oh, shit. You should run. Run. Tago ka na doon. Pero hirap din eh. Ba't ang dami nila kaya doon? What's up with that dude, no? Na, ba't kaya ano yung motive behind it? Hindi ko alam pare. Wala, Brad. Siguro yung, like, may almost all of them, na mga crazy fucks na nagumagawa niya. They killed themselves bago mahuli eh. Para hindi na sila mahuli. Kasi lalaki alam ko nung pakamatay sila. Pero, muntik na siya mahuli ng mga police kasi nalaman nila kung saan banda. Kasi habang pumuputok yung ano, nakikita nila yung flare. Tapos may mga police ka. Pero pagpasok nila doon, ang daming bahala, ganun. Ang daming mga ano doon. Kasi hindi siya nagre-reload. So after, naka-reload na yung mga baril. Yung mga baril niya naka-reload. So loaded na lahat ng baril. So after nun, pag maubos na yung ano, yung mag, palit ng baril. Tapos yun na naman. Grabe naman yung ano, grabe naman yung security ng hotel na yun. Napaka ano lang, no? May nakita kasi ako yung video. Very casual yung naglalakad lang siya. Naglalakad lang siya? Naglalakad siya. Hindi din chinesek yung bag niya? Hindi ba parang suspicious yun, kapatid? Kasi parang ilang beses na siya nagpabalik-balik dun. Pagkakabalik niya ba yung mga bag na dala? Oh. Sometimes five, mga luggages niya. Di ba parang ano? Di ba parang ano? Dapat yung ginagawa ng lalakad. Hatid pa nga siya ng bellboy eh. Oh. Napanood ko eh parang. Hindi, baka may ano yun. Baka, siguro, may tip. May tip ata yun. Siguro. Inilagay. Pero grabe naman. Pero buti na lang dito sa atin, hindi masyado. Hindi ganun. Masyadong ganun yung mga... I mean, siguro, hindi natin like, pinapanood sa news. Pero like, siguro yung mga bombing, pero... Maraming bombing dito. Bombing incidents lang. So, bombing incidents na. Pero yung ano, yung barilan. Like, yung masakalap sa kanila kasi usual talaga. Ay, yung bago. Yung nasa, ano, parang small. Yun yung pinakabago. Parang, small ba yan? Sa kanila? Parang 50-something yung pinamatay. 15 casualty. 15? 50? 50? Talaga? Ang dami naman. Ito yung biggest, ano? Ay, ko alam. Hindi ko one of the biggest din. Kasi yung pinakamasaklap pa dun sa kanila kasi yung ano, nasa school. Usually, sa school. Sa school. School yung mga nabully na bata. Yun, mga victim ata ng bullying. Yung Columbine, ano, yung shootout dun. Yung dalawa magkaibigan. Mm. May tendencies na talaga sila mag-shootout. As in mamarel. Kasi may mga video sila. Parang... May mga na sila. Kasama sila sa ano, parang video club, ganun. Tapos gumagawa sila ng mga ano. Tapos may mga baril sila dun. No? Baril. Tapos yun nga, pinunta nila yung ano, yung school. Yung school. Yung... Kanilang school yun? School nila. Tapos yung ano, yung parang tao dito, ewan ko kung ilan yung casualties dun. Tapos pinagbabaril nila dun sa library. Tapos yung pinakalast, nagparil silang dalawa. Binaril nila sarili nila bago mahuli. May mga parak na nun eh. May mga parak. Oh. Muntik na talaga silang mahuli. Tapos parang natatakot pa nga sila eh. Nagpanik na. Ituloy ba natin to? Parang ano? Sige na. Let's kill ourselves. Pero at least... Ano yung problema ng dalawang yun? Ewan ko lang, pero psychological na siguro. But baka yun hindi yun? Hindi normal ng mga teenager? Hindi sila nakapag... Surf lang kayo sa internet, gano'n. Hindi sila Nood-nood ng mga ano dyan. Hindi sila nakapag... Ano nung... emo stage nila. Hindi na over yung face na yun. Hindi na over kami, ano eh. It's still...
It's not a face, Mom. This is the real me. Grabe yun, dalawang nun sa... Hindi uso sa atin yung ganyan eh. Hindi nga. Hindi masyado. Buti na lang, kamo. Buti na, hindi. Kasi wala tayong pambili ng baril. Mahal yung baril. Mas busy po tayong ano. Kung kaya sa bumili ng baril, bibili na natin ng bigas. Mag-load ka na lang. Mag-load. Facebook ka mag-apong. Pero outside US, meron din naman. Pero very minimal lang. Like yung dun sa New Zealand. Meron din. Yung ano din. Yung attack dun sa mosque. Oo. Extremist yung lalaking yun? Hate crime naman yun. Si Tanner Banter, mga gano'n. As in, grabe. Pinuta yung sa loob talaga. Nakita ko yung vid, pare. Oo, kasi parang nilivestream niya. Oo, nilivestream niya sa Facebook account niya ata yun. Oo, nilivestream niya, tapos may ano siya, tapos may baril siya. Pumasok siya sa mouse, binalikan pa niya, pinagbabaril pa. Grabe. Pinakita niya yung mukha niya dun. Nagbi-video siya eh. Oo nga. Pinakita niya. Kumakant, may naka-play pa na ano, parang... Music. Ano tawag dito, yung... basta parang... Lumang kanta. Tugtog na ano pang... baka ano yun. Anyways. Yun lang. Ba't ang daming cases dun sa kanila? Buti walang ganyan sa atin. No? Buti na lang. Ang dami pa namang binubully din sa atin. Sa atin, I mean, yung bullying naman is... Everywhere. Meron nangyayari talaga. Nangyayari sa Pinas, nangyayari kahit sa... Kahit sa may bullying. Ito sa atin, ano yun? Nansasaksak lang ng lapis. Ng lapis. Ni Meroy! Nakakita ng lapis. Ikaw pare, naka-experience ka ba ng bullying ng bata? Are you a victim of bullying? Hindi ako yung bully, pare. Ako yung binubully dati, kapatid. Napakalampa ko kasi dati. Napaka-wimpy ko dati. Ano lang. Nasa sulok lang, ganun. Binibully ako palagi. Mga grade 2, hanggang sa grade 3. Pero pag grade 4, ginawa ako ay... Mapalag-palag. I adapted. Nambubully ka na rin. Hindi, kapatid. So, masamad lang ako dun sa nambubully. Nakikibully lang. Nakikibully ka na din. Nakikibully lang. Oh. Bigyan mo akong piso! Oo nga, bigyan mo siyang piso! Ikaw yung second, voice. Ako lang, taga-gatong lang. Taga-hype. Ang tagal mo! Bigay mo sa kanyang piso mo! Parang ganun. Doon sa school namin, ng high school ako, may ganun. Kasi, naabutan ko kasi yung mga parang... Naabutan niyo ba ng high school kayo yung parang... Yung mga higher years sa inyo is parang... Ano na talaga, parang grown men na talaga. Oo, naabutan niyo yun. Parang ganun. Kasi ngayon yung mga high schools ngayon, parang elementary na lang kayo. Pero dati, yung mga high school sa school namin, may mga ano talaga, parang ilang full taon? Grown na talaga. 20, 30? Oh, hindi naman. Like, malalaki lang sila sa typical na ano. Ah, yung ano, yung build nila. Yung build. Meron matatanda, pero mas yung build ng mga katawan, parang ano. Parang... Pang bodybuilder. Hindi naman. Mas malaki lang sa tip kesa sa amin. Ano nangyari? Yung pag every break, gano'n, putangin, bigyan mo ako ng pera, ano, baon mo, gano'n, mga gano'n. Ang manghihingi ng baon. Hanggang sa high school, gano'n sila? Sa high school, grabe naman, hanggang high school, mayroon pa, no? Sa amin, kaya nga, yung school namin eh, may covered walk. Hindi kami tumatambay doon kasi doon sila dumadaan. Okay. Pag nakaupo ka doon, iwasan natin yung mga ano. Pag nakaupo ka doon, tingin mo, hihingan ka. Lalapitan ka noon. Bibigay ka ng pera, hindi. Pag hindi, pang, ganun. Sapak agad. Ako nung high school kami, wala nung mga bully-bully nun. Sa amin meron. Pero hindi. Mga papilab-papilab na nun. Shoutout sa mga taga-Leyte High dyan. Shoutout po sa mga taga-Leyte High dyan. Sa mga taga-Dulag High. Shoutout din po sa Holy Cross. Pero yep. I've never experienced bullying on high school. Elementary ako na bully. This guy, itong kapatid. Guy na to, grade 6 na akong binuli eh. Putang ina, ang late na. No, high school na ako. Hindi po na ako pala. Kasi ang payat. Tutubuan ka na ng pubes. Tinutubuan ka ng bull. Binubuli ka pa rin. Ayan niya. Tapas. Ato, yung ginagawa niya sa akin is every time na ano, as in, kasi nasa likod ko lang siya. Tapos sabi, uy, sulatan mo ako. Ah, talaga? Oo, gumawa ganun yun. Tapos, ano pa yung ibang ginagawa niya sa akin? Project, ako yung pinapagawa niya ng project nung una. Talaga? Oo! Assignments! Sa amin din naman ganun. Yung ano lang, humihingi ng pera. Mapiso ka ba?
Hindi. Dapat ano demand ka, tol? Dapat sinabi mo, pwede mong piso na lang? Piso na lang, dos, ketos. Hindi naman ako, hindi naman maraming pera. Yung baon mo, hindi ba? Baon ko, ano lang yun, pita. Cremo, Presto creams, ganun lang, tsaka may juice. Zesto. Zesto. Dati pag may baon kang ganito, elemental. Parang mayabas ka na nun, tol. May Paris ka na nun, pang burger. Big Mac. Big Mac. Wala kaming ganito ng elemental. Oh, Diyos ko. Yung sa amin, yung nakasupot lang na juice. Yung juice na yun. Yung sa akin, ano, nasa mineral water. Yung elemental kami. Kaya shoutout po sa mga taga Rizal Central School dyan. Elementary days eh. Yung nasa loob ng plastic. Oo. Yung nakakulman. Nakakulman. Okay, yun talaga. Iniikot tapos. Baon mo. Yung parang akala ng nanay mo, buong araw malamig yung baon mo. Pagdating mo sa school na yun. Wala na. Wala na ba? Kapainom ng mainit na juice. Oo nga eh. Parang ano na eh. Ang init kaya nung pagkahapon na. Oo. Tapos gusto mo, ayaw mo na ng juice, gusto mo ng tubig, yung lasa ng... Lalagyan mo ng juice. Lasang juice pa rin. Lasang juice pa rin. Yung lalagyan mo ng tubig. Pag magre-refill ka na, ano ba ito? Ba't tubig? Ba't tang pa rin yung flavor? Orange juice pa naman. So, ano yung ginawa ng bully sa'yo? Ano, nag-fight back ka ba? Hindi ako nag-fight back. Yung buong klase ko yung nag-fight back sa akin. Oh, talaga? Pinagtanggol? Hindi, parang... Sana oil! Hindi, sana oil! Parang sana sila na oily classmates. Hindi, kasi parang sila na yung parang nainis ba. Tol, feeling ko yung nagtanggol sa'yo, yung may gusto sa yung babae dun. Hindi. Ay, yun ang ginagawa mo kay Neymar! Ay, ba't siya ginagawa si Neymar? Ba't siya ginagawa na, good morning! Oy, good morning! Ba't siya ginagawa nun? Hindi, ano, kasi, ano yung parang meeting, ano, PTA meeting ba yun? Kasi, naalala ko yung Friday. And then, half day lang kami nun kasi mag-meeting daw yung mga parents, ayun, gano'n. Buti na lang, wala dong parent ko eh. Natatakot din ako nung time na yun, magsumbong. Baka ano yung baka mabaril siya ng tatay. Baka mabaril siya. Nako, ingat ka doon. Nako, kapatid. Patay tayo siya. Patay tayo siya. Anyways, ayun. Oh. Yung nangyari doon, parang kailangan siyang intindihin din namin. Kasi parang may pagkukulang din yung pag-iisip niya. Kasi sumasayo-sayo siya sa klaso. Tapos nagsusot siya ng plastic bag doon sa ulo niya. Tapos Pagkala, Mr. Binto. So, may saltik talaga siya, tol? Parang may saltik, pero magaling siya sa chess. Okay. Something, magaling siya sa mga analytic games and then sa math. Analytic. Analytic. Ayan, yung buong klase ko yung nag-fight back sa kanya. Talaga, parang talaga, sinasabihan siya ng verbal pinapalibutan siya ganun. Hindi naman pinapalibutan. Parang salitan lang. Pero lahat sila against him. Kasi yung buong klase namin, naiinis sa kanya. So yun yung time na triggered the ano, the revolt against that kid, the oppressor. Pero ako hindi ako tumulong, parang hinayaan ko lang. It's time to fight back! Pero at the end, kinaibigan ko pa rin siya. Siguro gumano na lang siya, no! Tigilan niyo ako! Yung ginawa, alam niyo yung ginawa niya, may under construction kasi doon na classroom sa school namin. Tapos may, di ba, may sand and gravel doon na ginagawa. Tumambay siya doon sa likuran ng mga bato, tapos pinabababot niya yung mga closet. Hindi ako kinuha sa akin. Hindi, sira ulo mo talaga. Yung naisip ko, tangina may talagang intindihan na lang natin to. Ganitong batang to. Kasi nambabato talaga siya. Tapos parang umabot yun sa ano namin sa advisor namin. Nagbabato. Tapos parang sinabi ng advisor namin, hayaan nyo lang siya kasi parang ang tao doon, parang kailangan siya intindihin kasi may kalungkutan yung batang yun. Hindi ko alam, siguro napapapansin, baka may crush yun sa akin kasi lalaki yun. Parating niya akong inano, uy, sulatan mo kung gawin mo anong baka. Ano, may balita ka ba sa kanya ngayon? Hindi ko na alam, baka nasa mental na yung putang ina yun. Pare, napasarap tayo sa usapan natin, eh. Nasa 1 hour and 33 minutes. Na tayo? Yep. So, ano? Ano, kapatid? At, ay, Max, salamat sa pagdala sa aming... thank you din sa pag-invite sa akin. Thank you. Thank you din. Sana makapabalik ka pa sa, ano, sa susunod naman. For sure. Gagawa natin pa rin. Gagawa pa tayo ng mga podcast. Yep. Parang
Sobrang marami ano, pa akong gusto yung share. Next time, gagawin natin. Next time. Yung ano lang natin kasi ang hirap talaga mag-upload. Gagawin natin pa rin yan. Ito mga 1 hour and 30 minutes. Talagang enjoy tayo, no? Di natin na, ano, namalayan kasi yung oras talaga. Kasi parang nag-uusap-usap lang din naman. Parang ganun. So, enjoy lang. Ganun po kami. Chill lang tayo dito. Ganun po kami. Puro ano. So, ano? Let's, ano? Ay, kapare, baka may ano ka. May, plug your shows. Wala naman ako show eh. Where do we... Mga igre-greet na tao dyan. Now is your chance. Hello. So, baka may gusto, may YouTube channel ka, ganun. May YouTube channel naman ako, pero wala pong ina-upload. Actually, matagal ko siyang ina-ano, tawag dito. Gawa nung ano. Gawa ka ng video, ganyan-ganyan. May yung mga skit niyong ginagawa? Eh, hindi. Yung ano talaga, yung pang-fitness talaga. Kasi, pwede din. Pwede din. Gawa ka ng pwede video. Din, pero... Bili ka muna ng cellphone. Para bili mo na ng bagong cellphone kasi ito ang pangit. Hawa ka na dyan. Hawa ka na ng cellphone. Okay lang sa akin yung cellphone na to. So, we're almost 1 hour and 40 minutes, guys. Mm-hmm. Yep. So, paano tayo? Wala ka bang ano? Wala kang ano? Kasi ako wala. Mag-hi na lang sa lola ko na sige. Recently, ay, sila tita. Undergone well soon po. Surgery. How's the surgery, pare? Okay naman. It went well naman. It went well. Okay. That's good. May titanium na yung lola. Ano pangalan na lola mo? Kulita. Lola Kulita, get well soon po. Titanium, ba't di ka na lang nagpag... Yung ano? Okay. Adamantium? Tinutukso-tukso ko ng lola ko. Lola, member ka na ng XMM. Para na kayo na ano, ni Wolverine. May ano na kayo. May menop. Wala lang, tumatawa lang siya. Ibig sabihin, she's getting well na. So, yun. Ay, let's wrap things up, kapatid. Okay. Let's end so, this. So, guys, thank you for listening and watching sa aming second episode ng podcast. Salamat po sa pakikinig at yan. Don't forget to like and subscribe to sa podcast. If trip nyo, give us a sub and like. If di na naman trip ako, and then sa ano, sa susunod na podcast, if may gusto kayong pag-usapan namin, and then para maging topic or what, hindi. Just let us know. Recommend it down below sa comments. And we are on Spotify, we are on Google Podcast. We are especially on Anchor. We are Anchor. On Anchor. Yun yung ano namin, yung host. Yung pinaka platform talaga namin is Anchor. Please follow us there. Please download the Anchor app. Maganda siya. Libre lang siya. Yung mga podcast doon ay walang bayad. You could totally free. Diba gatas yun? So yun nga guys, this has been your host. Yeah. This has been your host. I'm Ken. And together, this been your guest, Raymar Palyumina. Thank you pala sa dalawang mabubuting ginoo na to na in-invite nila ako. Yes. Sana maulit uli. Sana maulit uli. Ayt, kapatid. Alright. So, this has been a podcast. Bye-bye. 3, 2, 1. Annyeonghaseyo, minna. Jane, minna.